Hello mga kamamsi. Nandito kami sa Migro. Bumili kami ng laruan nila kasi 30% sila ngayon. Ito, laruan lang ito ni Ellie ngayon. Bubuksan niya ito mamaya. Yung iba, regalo. Itatago namin sa mga bata. Regalo namin yan sa kanila. Kasi nakamura kami mga kamamsi. Pag ano ba, Christmas gift. Yan si Daddy Marco. Dali, put it here, dali. Thank you. So yung kay Ellie, sa ano na lang, sa December na lang kami bibili. 30%. Ano to, early Black Friday. Where is your toy, Ellie? Right here. Ah, may ano siya, telephone, at saka itong ano ba to, pang doktor-doktor niya. Kasi mahilig siya maglaro ng doktor at saka magtawag-tawag. Hindi ito Christmas gift niya. Ito kay Olivia and Jamie. Maganda na dito, oh. Bago kasi ito. Bago? Inayos ba? Maganda na. Malinis. Pusiri kami ng konti lang. Kasi bukas, ano naman kami, grocery. Friday kasi bukas. Oh. Ayan, oh. So, happy yan, bata. Maganda na dito, oh. Dito kami lagi na gano, nag-grocery. O yung ceiling nila, oh, binago na. Ipapabalot ni Daddy. This one? This one also? No, only this one. Only this one. You're the one who will rub that? Yeah. Ah, okay. It's free? Ah, okay. Free daw mga kamamsi. This one, Daddy, is nice. Oh, thank you. So, si Daddy Marco mag balot ng regalo namin sa mga bata. Ito kay Kuya Jamie ito. Naka mura-mura kami mga kamamsi kasi nga 30%. Malaking tulong na yan sa amin. You said more than 100, right? Oo, 100 ano Daddy, we say. Diba? Hindi naman masama na yung regalo namin sa mga bata is ano, 30% off yung price. Ay, bata, dito ka. Hawakan ko kasi nagagalaw siya eh. Ito yung scotch tape. Ano ba? Scotch tape. Scotch tape. Tomorrow is the Black Friday, right? So this is advance Black Friday. So wala kaming bibilhin para sa amin ni Daddy Marco. Para sa mga bata na lang, mga kamamsi. Masaya na kami dyan. Ganun talaga, di ba? Pag bagulang ka na, unahin mo talaga yung mga anak ninyo, mga anak natin. Thank you, Daddy. Oh, nakabalot na si Daddy. Ito kay Olivia. This for Daddy, the white one. Can you hold it? Yeah. Wait. There is a this. Maso surprise nito si Olivia. This one.
I just wanted to do that. Nandito na kami sa bahay. Ayan na yung mga regalo. Nilagay na ni Ate Olivia sa Christmas tree. Ate, can you open please? Open. Say please, Ate. It's not a present. No, no, it's not. Why I buy two? Because it's 30%. It's Eddie. It's a telephone. Peppa telephone. Look, Mama. This is too hard. I didn't have to do this. Oh, call Lula na. May telepon siya. Ito, Peppa. Kasi mahilig yan magtawag-tawag. Ang ginagawa niya na pangtawag. Ito, mga kamamsi. So, pinapabuksan niya ito na pang doktor-doktor. Hello? Hello? Hello, Lula? Tawag Lula, dali. Agoy. Na, doktor, doktor. Wow. Okay. Thank you, Mommy. Later, okay. Ha, pinapahigaan ako. Say thank you, Mommy. Kompleto yan, may thermometer. Oh, diba? Sayang bata. This one, baby. It's open here. Okay, wait. Mm-hmm. May ano, disgusting. This is pretty good, like this. And here's this one, like this. Put it in here. Daddy. Yeah. And here. Yeah. And this is for Bibi. Like this. Luluto ako ngayon ng barley soup, mga kamamsi. Ito oh. Ito yung aming dinner ngayon. Pinahinaan ko lang yung apoy kasi baka masunog. Ayan. May kapares kami nito na tinapay. Ito yung nabili namin na tinapay kanina. Ito o mga kamamsi. Ito na tinapay. Masarap to. Kapares ng barley soup at saka malamig yung weather. Ngayon naman, naghihiwa ako nito na celery. Celery ito mga kamamsi, yung sa ilalim ba ng lupa. Masarap ito sa barley soup. At saka kakatapos ko lang din magbasa ng mga comments ninyo doon sa video na in-upload ko na sinabi ko yung aming desisyon na umuwi na sa Pinas. Maraming mga comments. Pero karamihan doon sang-ayon sa naging desisyon namin, mayroon ding mga comments doon na hindi sang-ayon. Ganun talaga mga kamamsi. Pero yung ibang comments na ano ba, hindi sang-ayon, ano na, parang uwi na ba para sa akin. Yung, ano ba yun, yung comment na may nagsabi na, paano yung health insurance ninyo? Paano yung pag-aaral ng mga bata? Ano pa ba? Yung panggastos nyo doon, ganyan-ganyan. Parang ano na, parang sobra na ba? Yung pag-aaral ng mga bata, nakahanap na kami ng school. Nung umuwi kami sa Pinas, naghanap kami ng school. Nakahanap na kami mga kamamsi. Mag-aaral sila sa public school.
Kalimutan ko yung pangalan. Yung pangalan nun, ano? Elementary, ano, Rizal Elementary School. Public, mga kamamsi. At saka may nagsabi na, paano yan? Wala kayong sasakyan. May bahay kayo at lupa, pero wala kayong sasakyan. Paano yung pag-aaral? Eh, walang problema. Walang problema, mga kamamsi. Mag-commute kami. Nag-ano na nga ako, kontrata ng tricycle. Sabi ko, ikaw yung sasakyan namin pag dito kami tumira. Hatid sundo kami, yung mga bata, tricycle. Ganun talaga, mga kamamsi, yun lang ang kaya namin sa Pinas. At saka sa healthcare naman, mga kamamsi, sinabi ko yan kay Daddy Marco na magkaiba ang healthcare dito sa Switzerland at saka sa Pinas. Alam yan ni Daddy Marco. Sabi ko, pag doon na tayo tumira, matira matibay tayong dalawa. Sabi ni Daddy Marco, oo. Matira matibay tayo, patay kung patay. Eh, ganun talaga. Mga kamamsi, yun lang ang kaya namin. Mag-apply kami sa PhilHealth. Actually, nag-inquire na ako. PhilHealth na lang kami. Tsaka yung ano, may nagsabi na paano yung pang-araw-araw namin na gastusin doon, eh mag-ano kami. Mag-negosyo, mag-tinda-tinda. Tsaka may nagsabi na kaya daw kami nag-desisyon na umuwi sa Pinas kasi naghihirap na daw kami. Paano kami naghihirap? Hindi naman kami yumaman. Diyos me, yumarimar. Hindi kami naghihirap kasi hindi naman kami yumaman. Talagang mahirap na talaga kami. Natawa ako dun sa comment na yun ba? Uuwi dahil naghihirap na. Kailan pa kami nagyaman? Pero salamat ha mga kamamsi kasi naintindihan nyo kami sa aming naging desisyon. Hindi siya madali. Hindi siya madali na desisyon mga kamamsi. Hindi yan na natulog kami tapos pagka kilabukasan, nagdesisyon na kami. Hindi. Matagal yan. Matagal yan mga kamamsi. At saka may nagsasabi rin na kaya ka lang Mami Erin nag-desisyon na ganyan kasi nahuhumsik lang daw ako. Diyos ko, kababawan yan. Nahuhumsik? Dahil nahuhumsik ako, nag-desisyon na kami na umuwi. Diyos ko. Alam nyo, ang dami kong sinakripisyo para lang sa desisyon na ito. Pero pinili ko yung pamilya ko na maging masaya. Pinili ko. Pinili ko sila. Pinili ko si Daddy Marco. Tsaka wag niyong iisipin na ako lang ang nag-push nito na ano decision. Ang iniisip ng iba, ako lang yung nag-push nito kasi nahuhumsik lang ako, malungkot ako, ganyan. Porket napunta ako sa ano psychiatric clinic, iba na yung iniisip niyo sa akin. Alam nyo, yung pag-iisip nyo, yung iba ba, paanuhin ninyo, palawakin. Hindi porkit ako'y nag-psychiatric clinic, ay ano na ako. Yung pag-iisip ko, Diyos me, yung marimar. Palawakin nyo yung inyong pag-iisip. Ako kasi, hindi ako, ayoko na niluloko ko yung sarili ko. Sabi nga ninyo, life is short. Diba? Life is short. Kaya,
nagdesisyon kami na iwanan ang buhay dito. Kung alam nyo lang yung buhay dito, mga kamamsi, mahirap, sobrang hirap. Alam ko na hindi lang ako ang may gusto na umuwi mag-for good sa Pinas. Marami din tayong kababayan na gustong umuwi, pero wala silang choice. Ako may choice ako, kaya nagpapasalamat ako kay Jesus. At saka suportado ako ni Daddy Marco, at saka gusto rin niya na umuwi. Pero yung ibang kababayan natin, gustuhin man nila, wala silang nagawa. Kasi yung asawa nila ayaw. Diba? Ilalagay ko na ito na celery dito. Sarap ito. Paborito ko talaga ito pag taglamig, barley soup, mga kamamsi. Tsaka lalagyan ko ng isang carrots at saka itong lauk. Ito oh, mga kamamsi. Masarap din ito. Bali, maya-maya ko na ito ilagay kasi madali lang ito maluto. Lalagyan ko pa ng konting sabaw, mga kamamsi. May nag-ano comment na magsisisi rin ako kami sa huli dahil sa decision namin na ito. Eh kung magsisi man di wala kaming magagawa, ganun talaga ang buhay, mga kamamsi. Laging nasa huli ang pagsisisi. Ganun talaga. Kung nagkamali man kami sa decision na ito, wala kaming magagawa. Tatanggapin namin kung nagkamali man kami. At saka hindi naman namin sinasarado yung pintuan na hindi na, na ano ba, bumalik dito sa Switzerland. Open pa rin yan na babalik kami dito, pero hindi namin alam kung kailan, mga kamamsi. Kumbaga, i-grab muna namin itong opportunity na makaka-uwi kami sa Pinas. At saka yung mga anak ko naman, halimbawa magtagal kami sa Pinas, pwede naman silang bumalik dito kasi mga ano naman yan sila, mga Swiss citizen. At saka hindi naman namin yan i-give up yung citizenship nila. Ano kami, buang i-give up namin. Dual yan sila. In-apply namin yan sila. Dual citizenship. Citizenship. Filipino at Swiss. Alam ko, pag i-upload ko ito na video, marami na naman ang mag-comment na, bakit sa public na school? Ganun talaga, yung nakakaya namin, mga kamamsi, public school. Health insurance, eh mag-PhilHealth. Sabi ko nga kay Daddy Marco, matira matibay doon sa Pinas. Patay kung patay. Ganun naman ang buhay, di ba? Kung laging iisipin yung health insurance, mas lalo kang magkakasakit. Dati naman, wala naman kaming health insurance. Hindi naman kami nagkakasakit lagi. So, malapit na kaming... Ah, malapit. Hindi pa kami kakain pala kasi. Kailangan pa naming antayin si Olivia and Jamie. Baka si Ellie muna yung pagkainin ko, mga kamamsi.
mamaya ulit. Nandito na si Ate Olivia, ayan. Kakarating lang nila. And Daddy Marco and Eddie. Si Daddy Marco, sinundo niya si Ate Olivia. It's very cold outside. Very cold outside. Brrr. Brrr. Very cold outside. So, si Eddie tapos na yan kumain. Ito yung hapunan namin. Barley soup. At saka itong tinapay. May ano kami dito, may cheese. Ayan. Ito yung paborito ko na cheese ngayon kasi yeah, ito yung kinakain ko dun sa clinic. Pasarap siya. Hindi siya very very strong na cheese. Si Kuya Jamie nasa karate niya. Hindi na namin antayin kasi late na. Tapos bukas may pasok pa. Hoy bata, kain tayo mga kabamsi. Ito yung simpleng hapunan ng Family Swiss. Filipina Swiss. Puto. 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 Where's the knife? I want to eat cheese. I feel good. So, this is the cheese now, mga kamamsi. I doubt you can see almost. Tamang-tama lang ito na dinner namin kasi malamig na. Pag pumunta ka sa mga mountain, sa restaurant, may ano yan sila, may barley soup mga kamamsi. It's hot. Good. It's hot. Good. Slowly. Many good moment. Slowly. Ito yung pinaka-sopas nila na barley soup. Ay, masarap. The cheese. I like this cheese. Hindi pa yung mga mga tingin. It's my favorite cheese. Nakakaubos ako nito tatlo sa clinic. Kasi ano, mild lang siya na cheese. Kasi yung iba, yung ganito, sobrang tapang. Wow. Cheese. Want to try? No. Little brown. Little brown. Little brown. Little brown. Little brown. Little brown. Uy, Bibi, kain mo yung bread mo. Thank you.